Okay, magandang umaga ulit sa inyo mga amigo, no? Welcome to my channel. Welcome to Pipitoy Channel Motors. So, to this video mga amigo, ay tuturuan ko kayo kung paano natin malaman kung half wave o full wave ba ang ating mga stator. So, paano natin malaman? So, unahin natin mga amigo, no? Yung stator na ito. Ito. So, papakita ko lang sa inyo. Ito yung stator na sinauna, luma. Stator po ito ng Euro Motors, at ito naman ay yung sa Motorstar. Yan, sa Motorstar yan. Pero ang ano nito mingo, ang itong stator na ito, yung nasa loob nito ay sa Honda ito. Kinabit ko lang dito. Kasi ito talaga yung ano sa Motorstar. Ito yung pinaka ano niya, stator niya. So, kung papansinin niyo, pare-parehas lang sila ng color coding, yung kulay nila, di ba? Pare-parehas lang yan. Yan, pare-parehas lang yan. Kasi yung Honda ay yung mga China Motors ay parehas lang yan ng color coding sa Honda. Doon nila sinunod yan mga amigo. Lahat ng China Motors. No? So, umpisa natin mga amigo kung paano malaman kung half wave ba ito o full wave. So, gamit lang yung multi tester natin mga amigo. Ito. Multi tester natin. Mumurahin lang kasi ito. Sa katunayan ay ano lang ito. 120 lang bili ko nito. No? Pero malaking tulong din to. So, paano natin malaman? So, simple lang amigo, no? Sa kulay pa lang, ayan, yung kulay pa lang ng stator, kulay pa lang nito, yung wire nito, kapag half wave, merong dilaw, merong puti. So, ito yung dilaw, amigo, papunta to ng ating headlight. Dadaan muna to ng rectifier. So, ito naman yung puti natin, ito yung ating charging system natin to. Ito naman yung kulay blue, ito yung pulser natin. At ito naman yung ating black na may red, ay ito yung ano natin, sa primary coil, positive to. So, ito yun ang positive. So, paano natin malaman mga amigo na half wave to? So, simple lang. So, gamit lang po tayo mga amigo ng, ano, ng multi-tester. Gaya ng ito, multi-tester. Yung isang test probe mga amigo, ilagay natin dito. Sa puti, sa isang wire, yan. Balatan nyo lang. Tapos, sundutin nyo rito sa ground. Dapat pumalo yan mga amigo kapag ilagay natin to sa ground ng isang test probe. Yan o. Yan, di ba? Pumalo siya. Yan, dapat pumalo siya. Kasi may continuity yan eh. Yan, dapat pumalo siya. So, ilipat naman natin mga amigo sa dilaw. Dapat din pumalo siya kapag ilalagay natin siya sa body ground. Dapat may contact siya. Ayan, di ba? Pumalo siya. Yan, pumalo yung multi-tester natin. So, ganyan mag-test mga amigo kung half wave ba ang ating stator. So, ito ay half wave, no? So, paano naman natin malaman mga amigo na full wave? Full wave ang ating stator. So, simple lang din mga amigo, ano? Ito ay full wave ito. Paano natin nalaman? Kasi meron siyang dalawang dilaw. So, may dalawang dilaw siya. Pag may color coding mga amigo na dalawang dilaw, ibig sabihin yan ay full wave yung motor nyo. Full wave yan. So, ganun pa rin ito mga amigo, ano? So, paano ba i-check to kung full wave o half wave? Itong stator na ito mga amigo ay sira na ito. So, yung magnetic coil nito ay sira na. Ang okay lang nito yung primary. Kasi kaya pa nitong paanda rin yung motor. Kaso lang, hindi na siya nagcha-charge. So, paano natin malaman mga amigo na full wave to? So, simple lang. Yung isang test probe mga amigo, itong isang test probe natin, ilagay din natin sa ano, sa dilaw na isa. Yan. So, test muna natin. Yan, di siya po, di ba, pumapalo siya. May continuity. Magyan natin. Dapat, pag ilagay mo to dito mga amigo, dapat hindi siya pumalo. Dahil ito sa ground. Sa body ground niya, dapat hindi siya pumalo. Ayun, natanggal. Natanggal na. Ayan. So, dapat hindi siya pumalo, mga amigo. Ayan. So, ilagay ulit natin, mga amigo, no? Sa, ano niya? Ayan. Sa dilaw. Dapat hindi siya pumalo. Ayan, hindi siya pumalo, di ba? Yung ano natin? Yung multi-tester natin, hindi siya pumalo. So, ganun din, mga amigo, sa kabila. Dapat hindi siya pumalo. Ito. Dapat hindi siya pumalo. Ayan, wala siyang palo, di ba? Kasi floated yung ground nito mga amigo. Floated yung ground. Kaya hindi siya pumalo. Ibig sabihin, full wave yung siya amigo. Dapat papalo lang siya amigo kapag ka dito ang nilagay mo at sa kabila. Ang problema nito mga amigo ay sira na. Kaya sigurado hindi ito papalo. Ayan o. Oh. Yan sira na. Dapat yan lang sana siya papalo. No, dapat yan sa papalo siya dahil may contact tong dalawa na to. Ang problema lang nito mga amigo ay sira na nga siya. So yung ano niya, yung stator na ito. Yung charging system. So, kaya, pag nag-test tayo mga amigo, so, paano naman tayo mag-test ng ano, kung paano natin malaman kung sira na ito, itong full wave natin.
So gamit ang gamit naman yung test light natin. Ito, yung test light natin, paano siya malaman. So may mga tutorial na rin ako ito mga amigo sa mga nakaraang kong vlog. So panoorin niyo na lang. Uulitin ko na lang dito no para ano. Pero demonstration lang to mga amigo, no. Wala tayong battery dito. Kailangan kasi pag nag-check nito ay nasa motor. Dahil sa wala, di gayto na lang. Example mga amigo, ito. Ito, itong dilaw natin. Itong isang ano natin mga amigo, itong isang clip, kunwari ito yung negative ng motor. Ipit mo lang to sa negative ng motor. Yan. Pagka-ipit mo, yung isang test probe nito mga amigo, ito ay itong test ano natin, test light. Kapag dinikit natin ito dito amigo, dapat hindi siya umilaw mga amigo. Kabilaan yan, dapat hindi siya umilaw pagka kinik natin yung motor. Dapat hindi umilaw. Kasi kapag ka umilaw yung mga amigo, pag dinikit mo ito umilaw, ibig sabihin sunog na ito. Sunog na yan, sira na yan. Kahit kunting-kunting ilaw lang, sunog na yan magkabilang. Kahit isa lang ang umilaw, sunog na po yan, sira na yan. Papalitan mo na. Dapat iilaw lang siya amigo kapag ang isang test clip natin, yung ground, ilagay natin dito, tapos iganan niya natin. Dapat doon lang siya iilaw amigo. Yan, dapat dyan lang siya iilaw kapag full wave ang motor ninyo. So yun o, sana maliwanag po yun. O. So ngayon, paano naman mag-test ng half wave? Ito, half wave. Kunwari, nasa ano mo to, nasa motor nakalagay, nasa makina. Paano mag-test yan? So, ganun pa rin amigo ang process niyan. Gamit ka pa rin ng test light. Ngayon, kunwari, ito yung negative ng battery mo. Lagay mo dyan, i-clip mo dyan. Yan. Yung dilaw naman mga amigo, idikit mo ito. So, dapat, kapag kinik mo, dapat umilaw to mga amigo. Dapat umilaw yan, magkabilaan. So, magkabaliktad sila sa full wave. No? Yung full wave, hindi ilaw. Pero ito, dapat umilaw to mga amigo. To magkabilaan. Kasi kung hindi ito umilaw mga amigo, sira na tong stator mo. Kapag ka half wave, pag hindi yan umilaw pag kinik mo, dapat umilaw yan mga amigo. No? Bawat isa sa kanya, kahit itong puti, dapat pag kick mo, dapat umilaw. So ganyan mga amigo, mag-test ng ano, ng motor na half wave. No? Magkaiba sila sa full wave. Baka malito kasi kayo, baka magkaiba kayo sa, magkaiba ang test ng full wave sa half wave. Pero kung papansinin nyo, same color lang yan mga amigo. Magkaiba lang, dalawang dilaw ang full wave, pero yung half wave ay puti yung isa, pero parehas lang yan, yung pulsar niya blue na may white, isa ito rin blue na may white din, yung negative, yung positive niya black na may red, ito rin black na may red din, so isa lang no, isa lang, China Motors at Honda mga amigo, parehas lang yan mga amigo ng color coding ng wire. So itong mga amigo, ganun din to, ito same lang din to kahit itong old na to. Kung may ganito kayong stator, sinaunang stator ito, pero matibay ito. Ganun pa rin ang pag-check niyan mga amigo. Ayan, papansinin natin, kapag mag-check kayo, so sa multi-tester, paano malaman na half-wave o full-wave siya? So ganun pa rin, isuot nyo pa rin yung isang ano sa dilaw. Kunyari ito ang dilaw, ayan, dilaw. Tapos yung isang test probe mga amigo, ilagay nyo, dapat pumalo siya. Dapat pumalo siya, no? Dapat pumalo yan. Kapag itinest nyo sa dilaw yan. Ayan. So dapat ala nalaglag. So naputol na migo no. Yung test probe po naputol na. Natuluyan na. Ayun, dapat pumalo 'yan siya migo. Ganun pa rin kung paano natin 'to tines ito. Kung paano natin 'to tines, ganun pa rin yung ano, yung pag-test din ito. Iisa pa rin, same pa rin 'yan migo. Naputol na kasi migo 'yan. Putol na 'yung ano ko. Tester no. Same pa rin 'yan. Paano naman 'to kung nakakabit sa motor? Paano 'to ite-test? So simple lang din mga amigo, no? Ganun pa rin yung process yung sa ginawa natin sa half wave. Ganun pa rin. Kailangan yung isang ano, ito example, itong test clip, ilagay mo to sa body ground o kaya sa negative ng motor, nakaipit 'yan. Pagkatapos, sundutin mo tong kulay dilaw mga amigo, itong dilaw, sundutin mo tong dilaw. Yan kunwari ito yung dilaw, sundutin mo to. Kailangan pag kinik mo yung makina mo, kailangan iilaw to. Iilaw dapat 'yan. At pati dito sa puti, sa charging, dapat iilaw yan. Pag hindi umilaw yan, migo, bawat isa dyan, o isa lang umilaw dyan, sira na to, migo. Yung, sira na yung ano mo, ito. Yung magnetic coil mo. Ito kasi primary coil to eh. Sira na ito, palitanan na ito, no? Pag ganun, pag hindi siya umilaw. Pero napakatibay nito mga migo, napakakapal ng ano nyan. Matibay yung ano. Matibay yung euro. Ano? Matibay yung ano nya. So kahit euro lang yung motor mo mga migo, matibay yan, depende lang sa pag-aalaga ng motor mo. Sintibay din yan ng Honda mga amigo. Yan.
kung alagaan mo lang yung motor mo. Pati motor start. Yan, napakatibay niya mga motor na yan. Alaga lang ang kulang dyan. So, sana may natutuhan kayo mga amigo sa video ko na ito. Kung bago ka pa lang po napadpad sa aking YouTube channel, so, pakisuyo, pakisubscribe, at pakipindot din po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na bago ko pong ilalabas. So, maraming salamat. Bye-bye!